Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man pahi kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangin mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin at narrators itong page na ito. Itago nyo na lamang po ako sa pangalan na Luna. Nais ko lamang po magbahagi ng aking kwento at karanasan. 2 taon na ang nakakalipas, pero magpasa hanggang ngayon ay masakit pa rin sa akin ang pangyayari dahil first baby ko sana iyon. Dati po, nakatira lang kami sa isang maliit na kwarto na pang-2 tao lamang. Maganda naman yung area, maaliwalas at mababait ang may-ari. Yun nga lang, sa halo-halo na din po ng mga boarders, meron at meron po talagang mga chismosa galing na din sa iba't ibang probinsya. By the way, taga Laguna po talaga ako. Kaya kilala din ako ng mga tao kumpara sa mga kasama namin. Ayun na nga po, ako po kasi yung tipo ng tao na hindi mahilig makihalubilo o makipagbanding sa mga kapitbahay. Nakikipag-usap ako pero bihira akong makihalubilo sa kanila. Madalas kaming mapag-usapan kasi kada sahod ng boyfriend ko, palagi kaming gumagala at kapag dumadaan kami, ay palagi nila kaming pinag-uusapan na gastos dito, gastos doon. Pero hindi nila alam na nakakapag-ipon kami para makalipat sa mas maayos na apartment. May naging kaklose akong 2 babae. Yung isa may edad na at yung isa naman ay nasa mga 20 ang edad. Para sa akin, tinuring ko silang pamilya pero lingid pala sa kaalaman ko na kapag nakatalikod ako ay pinag-uusapan nila akong madalas. Hanggang sa dumating yung oras na madalas akong magkasakit kaya check up dito, check up dun. Pero ayos naman ang mga resulta. Isang beses pagkatapos namin mananghalian, bigla na lamang akong sumuka ng dugo pero wala naman akong ibang nararamdaman. Kaya sinugod na naman ako sa ospital at nag-PT pero negative ang result. At ang result naman sa blood test ko ay may kaunting infection lang, UTI. Pagkatapos nun, naging ayos naman. Kaya nagdesisyon kami na magpa-check up naman sa OB kasi gusto na sana namin magkaroon ng baby. May PCOS kasi ako kaya gusto ko sana talagang magpaalaga sa OB. Kaya ayun nga po, may reseta sa akin ng mga gamot at vitamins. Pagkatapos siguro ng halos 2 buwan, hindi pa rin ako dinadatnan. Irregular kasi talaga ako. Hanggang sa nagtataka na lang ako kasi palaging sobrang sumasakit yung sigmura ko. Tapos bigla na lang akong sinabihan ng isa kong kakalus na may edad na. Ang sabi niya, "May pera nga kayo pero nauubos naman sa katawan mo kasi palagi kang may sakit." Hindi ko siya pinansin sa sinabi niya. Kinagabihan nahihirapan akong huminga na hindi ko maintindihan na para akong hihimatayin na ewan. Kaya sabi ng boyfriend ko, maghanap na daw kami ng malilipatan. Kinabukasan, naghanap kami. Halos wala kaming mahanap hanggang sa naghapon na mabuti na lang at may napagtanungan ako. Thank God, meron kaming nahanap na kwarto lang din pero ayos na yun basta makakaanis na kami doon. Kasi tumawag sa akin yung nanay ko at ang sabi, pinatingnan niya ako sa manggagamot. Taga Bacolod po yung nanay ko. Kaya may magagaling na manggagamot doon. Ang sabi, pinulsuhan daw siya nung manggagamot at ang sabi, pinapagamot daw ako ng 2 babae na akala ko kaibigan ko. At ang sabi pa ay buntis daw ako.
Sa buntis na parte, hindi pa ako naniniwala kasi wala naman akong nararamdaman na senyales na pangbuntis. So ayun na nga't kinagabihan ay naghakot agad kami ng mga gamit. Kaunti lang naman din kasi ang mga gamit namin. Pagkalipat namin sa bagong upahan namin ay naging maayos naman yung pakiramdam ko. Na para bang nawala lahat yung mga sakit ko. Ang saya-saya lang. Matapos ang 2 linggo, biglang nag-ibang pang-amoy ko. Kaya nag-decide na akong mag-PT, positive, at ang resulta ay 2 buwan na pala akong buntis. Naging ayos naman ako. Pero isang gabi, ako lang mag-isa kasi nagpanggabi sa trabaho ang boyfriend ko. Noong bandang 4:00 na madaling araw, babangon dapat ako kasi akala ko dumating na yung boyfriend ko kasi may narinig akong naglalakad at biglang hindi ako makagalaw. Naririnig ko yung naglalakad na biglang papunta sa bubong. Takot na takot-takot nagdasal lang. Biglang naramdaman ko na may humaplo sa tiyan ko at may bumulong nang wala na. Pagkatapos noon, nakagalaw na ako ulit. Natakot ako kasi alam kong hindi yun panaginip. Kaya nagpa-check up agad ako. Sabi ng OB ko, ayos naman daw lahat. Matapos ang 2 linggo, nag-spotting ako pero niresetahan lang ako ng OB ko ng pampakapit. Pero hindi pa rin ako mapakali kaya nagdesisyon kami na magpatingin sa ibang OB kasi medyo lumalakas na yung spotting ko. Pag ultrasound sa akin, ang sabi ng OB, wala na daw kaya ang tanong niya, wala po bang lumabas na malaking dugo sa inyo nung nagbanyo ka? Ang sagot ko, wala. Kasi wala naman talaga, walang laman. Posible daw na naagasan ako. Ayun, iyak ako ng iyak at hindi ko alam ang gagawin ko. Ayokong magparas pa kasi natatakot ako. Tumawag ako sa nanay ko. Kaya dali-dali siyang bumiyahe papunta dito. At ang sabi ng manggagamot, maniwala lang daw ako sa gamot na ibibigay niya at gagaling daw ako. Kaya pagdating ng nanay ko, pinasuot niya sa akin yung habak at may dala yung nanay ko na papel at may dasal na Latin. Ilagay ko daw yun sa baso na may tubig at inumin ko araw-araw. Sinamahan ko na din ang dasal. Sobrang laking tulong dahil hindi ako niraspa. Naging maayos ang daloy ng dugo ko. Makirot ng kaunti pero tolerable naman. Kaya ko naman tiisin. Para lang akong dinadatnan buwan-buwan. Pinainom din ako ng malunggay capsule at iron folic. Yun lang po ang ginawa ng nanay ko at nung manggagamot at gumaling ako. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat from Luna. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig. Lalong-lalo na po sa mga admin, narrators at sa mga bumubuo nitong page na ito. Nais ko din pong batiin si narrator Boss Jean Carlo at ang kanyang buong pamilya. Nais ko lamang po magbahagi ng aking kwento at karanasan. Ito po ay nangyari mismo sa akin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kiko mula sa bayan ng Sendang. Nangyari ang kwentong ito taong 1987 sa kasagsagan ng piyesta. 18 taong gulang na ako noong mangyari ito. Kasalukuyan akong nagsisibak ng kahoy noon sa bahay namin nang biglang dumating ang aking kaibigan. Tawagin na lamang po natin siya sa pangalang Victor. Tinanong ko si Victor noon kung ano ang sadya niya sa akin at ang sabi niya ay dadayuro kami sa baryo ng Pilapil. Piyesta raw sa baryo na yon at may maraming paligsahan. Siyempre, hindi ako nakatanggi dahil gusto ko rin ang alok niya. Nagpaalam muna ako sa nanay ko noon bago kami nagtungo sa baryo Pilapil. Sinabihan ako ni nanay na
Baka raw may masamang mangyari sa akin doon sa baryo na yun dahil may sabi-sabi na may mga aswang daw sa lugar na yun. Noong una ay kinabahan ako dahil sa sinabi ni nanay sa akin. Pero sabi naman ni Victor na haka-haka lamang daw iyon at walang katotohanan dahil sa wala pa raw silang narinig na may namatay na kagagawan ng isang aswang. Pareho kami ni Victor na dayo lamang sa nasabing baryo. Sabi niya sa akin noon na aabutin pa kami ng isang oras bago kami makarating sa bahay ng kanyang kaibigan. Nagpakyaw kami ng tricycle patungo roon. Habang nasa biyahe kami ay nagkukwentuhan lamang kami ni Victor at sinabi niya sa akin na mag-e-enjoy daw kami doon. Nakakapagtaka lang kasi habang nasa biyahe kami, sinabihan kami ng driver ng tricycle na mag-iingat daw kami sa pupuntahan namin dahil may mga aswang daw sa lugar na yun na nagbabalat kayo lamang bilang mga tao. Hindi ko maiwasang kabahan dahil sa tinuran ng driver sa amin. Sabi pa niya sa amin na bago raw namin kainin ang pagkain na nasa harapan namin ay pigan daw muna namin ito ng katas ng kalamansi. Nagtataka nga ako nun kung ano ang kinalaman ng kalamansi sa mga pagkain. Mabuti na lang at ipinaliwanag sa amin ang driver kung ano ang dapat namin gawin pagdating namin sa pupuntahan naming lugar. Medyo nag-aalangan na ako nung kung tutuloy pa ba ako o hindi dahil sa mga nalaman ko. Sinabihan ko rin si Victor noon na baka may masamang mangyari sa amin doon. Pero sabi niya sa akin na mag-iingat na lang daw kami ng husto. Habang bumabiyahe kami ay napansin kong pasikip ng pasikip ang daan na binabaybay namin at paunti na ng paunti ang bahay na dinadaanan namin. Wala man lang akong nakikitang mga gusali na nakatayo kundi puro mga kakahuyan lamang. Maya-maya pa ay bigla nang tumigil ang tricycle na sinakyan namin. Sinabi ng driver na nakarating na kami sa sentro ng baryo Pilapil. Bumaba na kami ni Victor sa tricycle at naglakad na lamang kami sa bahay ng kanyang kaibigan dahil medyo malapit lang naman daw ang bahay nila. Totoo nga ang sinabi ni Victor sa akin na may maraming paligsahan sa baryo Pilapil. May mga naglalaro sa perya, may mga nagsasayawan, at may mga nagkakantahan rin. Masaya lahat ang mga taong nakikita ko. Nasabi ko noon sa sarili ko na normal naman ang mga tao roon. Wala naman akong nakikitang kakaiba gaya na sinasabi nila na may aswang daw. Napatigil lang ako sa panonood sa kanila nang sabihin sa akin ni Victor na nandoon na kami sa bahay ng kanyang kaibigan. Tawagin na lamang po natin siya sa pangalang Marlon. Ang bahay nila Marlon ay simple lamang. Gawa lamang ito sa kahoy. Hindi rin gaano kalaki ang kanilang bahay pero kumpleto naman sa lahat ng mga gamit. Hindi katagalan ay ipinakilala muna ako ni Victor sa kanyang kaibigan na si Marlon. Madali lang din kami nagkasundo at nagkamabutihan dahil palabiro ito. Nagkukwentuhan lamang kami habang hinihintay na matapos ang kanyang mga magulang sa paghahanda ng pagkain. Nang matapos na sila sa paghahanda, ay inaya na nila kaming kumain. Umupo ako sa malapit sa bintana at si Victor naman ay katabi ko. Kakain na sana ako noon nang maalala ko ang bilin ng driver. Napatampal ako noon sa aking noo dahil nakalimutan naming bumili ng mga kalamansi. Nakita kong tumingin sa akin si Victor. Pareho na kami ng iniisip nung mga oras na yun. Nagulat pa nga kami nang magtanong si Marlon sa amin kung bakit hindi pa raw kami kumakain. Noong una ay nagdadalawang isip ako pero wala rin naman akong napansing kakaiba sa mga pagkain at sa inasal nila sa amin kaya kumain na lamang kami ni Victor kasama si Marlon.
Medyo masarap din naman ang atay ng baboy at bituka na ipinirito nila. Pagkatapos naming kumain ay nag-inuman na kami at mga nagkakantahan. Mga bandang alas 4 na rin kami ng hapon natapos kaya nagpaalam na kami sa kanila na uuwi na kami. Sumakay na rin kami ng tricycle pauwi sa baryo namin. Pagkarating ko sa aming bahay ay dumiretso agad ako sa aking kwarto at natulog dahil medyo naparami rin ang nainom ko. Bandang alas 7 ng gabi nang magising ako dahil biglang sumakit ang aking tiyan. Yung sakit na tipong gusto mong iuntog ang ulo mo sa pader dahil sobrang sakit talaga. Yun ang nararamdaman ko ng mga oras na yun. Nagsisisigaw pa ako nun dahil hindi ko kinaya ang sakit. Nagmamadali namang pumasok nun ang mga magulang ko sa loob ng aking kwarto at tinanong ako ng tinanong kung ano ba raw ang nangyari sa akin. Hindi ko na magawang makasagot pa sa mga tanong nila dahil namimilipit na ako sa sobrang sakit talaga. Umiiyak na nga ako nun dahil pakiramdam ko'y parang hinahalungkat ang bituka ko. Pati ang mga magulang ko nun ay hindi na nila malaman kung ano ang gagawin. Mabuti na lamang at naisipan ni tatay na magtawag ng albularyo. Nagmamadali namang lumabas si tatay sa bahay at tanging si nanay ko lamang ang naiwan. Pati si nanay nun ay umiiyak na rin nang makita ang kalagayan ko. Pagkaraan ng 10 minuto ay dumating na sila tatay kasama si Lolo Pido, ang albularyo sa baryo namin. Lumapit sa akin si Lolo nun at sinuri kung ano ang nangyari sa akin. Rinig ko rin nun na ikinuwento ni Mama ang pagpunta namin sa baryo Pilapil. Nagulat na lang kaming lahat nang sabihin sa amin ng albularyo na pinalatayan daw ako. Iyon bang may inihalo sila sa pagkain para maging isang aswang ang mga kakain ng pagkain na yun? Iyon daw ang nangyari sa akin, sabi ng albularyo. Humagulhol na si nanay nun dahil sa labis na pag-aalala sa akin. Nakita ko si Lolo Pido nun na may kinuhang maliit na botelya na may langis sa loob. Ipinainom niya yun sa akin at pagkatapos ay namilipit na naman ako sa sobrang sakit ng aking tiyan. Pakiramdam ko nun ay hinahalungkat na naman ang aking bituka. Maya-maya pa ay nagsusuka na ako. Sige lang ako sa pagsuka hanggang sa lumabas ang kulay itim na likido. Pagkatapos kong maisuka ang likidong iyon ay nawalan na ako ng malay. 3 oras din daw akong nakatulog nun, sabi ni nanay sa akin, bago ako tuluyang nagising. Pagkagising ko ay wala na ang albularyo. Pinagsabihan din ako ni nanay nun na nang dahil daw sa pagpunta ko sa baryo Pilapil ay muntik nang mapahamak ang aking buhay. Hindi ko talaga inakala nun na muntikan na akong maging isang aswang. Mabuti na lamang at nagamot agad ako ng albularyo na si Tatay Pido. Hindi ko na rin sinabi kay Victor ang nangyari sa akin. Inilihim na lang namin ang nangyari at simula sa araw na yun ay hindi na ako nagpupunta kapag may pesta. Nagsilbi na rin itong aral sa akin na huwag basta-basta dumadayo lalo na kapag hindi mo kabisado ang lugar na pinupuntahan mo. Kaya payo ko lamang. Kung napakinggan man ninyo ang kwento ko ngayon, ay sana'y huwag din kayong basta-basta sumasama kahit saan dahil hindi natin alam kung ang mga taong pinuntahan natin ay may lahi palang mga aswang. At iyon lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mag-iingat po tayo palagi at muli, maraming salamat. Maraming salamat sa mga nakinig, nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayo magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!